Hi guys! Ang ipapakita ko pala sa inyo ngayon ay kung paano ginagawa itong simpleng walis tambo. Ito yung mga tools ni nanay o yung ginagamit niya sa paggawa ng walis tambo. At dahil walang rattan or uway na tawag namin is itong plastic na lang po ang kanyang mga ginagamit. Ang tawag pala dito ay tiger grass o kaya naman sa Ilocano ay buyboy o sa aming mga kalanguya ay talaga daw. So ito nga, hihimayin ni nanay ito. Sinusukat niya ang haba nito gamit ang kanyang kamay upang magkapare-pareho ang haba ng mga hinihimay niyang tiger grass. Hinihiwalay pa nga niya pala yung mga dahon doon sa iba naman yung sa may stem. Ibubuhol niya ngayon yung plastic na tali bilang pag-uumpisa sa kanyang pagtatahi. Susukatin niya ngayon ulit gamit ang kanyang kamay upang magkapare-pareho ang haba ng gagawin niya. Iniipit niya nga pala yung plastic na tali sa kanyang mga paa. Ngayon ay kukuha siya ng yung stem ng tiger grass at yun ang ipapasok niya doon sa plastic na tali. Panoorin po natin ang kanyang gagawin. Ang tawag po namin dito sa pananahi ng walis tambo, ang tawag namin ay hukyab. Pagkatapos ay kukuha siya ng isineparate na dahon at yun naman ay kanyang itutupi sa ilalim ng yung stem. Ganyan po. Pagkatapos ay hihilain niya yung plastic na tali upang ito ay humigpit. Paulit-ulit lang po ang proseso hanggang makumpleto yung 16 na tahe. Pagdating nga sa dulo ay hihilain lang yung plastic bilang panglock. Muli nga niya itong binilang at 16 nga yung tahi na kanyang ginawa. Ito'y kanyang tutupiin at lalagyan ulit ng tiger grass bilang pantakip naman doon sa kabilang dulo. Hinila na nga niya yung lubid para malak po ulit. Niya itong tinapakan at pinitpit gamit ang kanyang paa, pinaghiwalay ng dalawang bahagi at kanyang binali. Sa kanan niya ipupulupot ng mahigpit ang plastic upang magsilbing unang lock niya para bumuka yung kanyang dahon. Tingnan po natin kanyang gagawin. Hila, pagkahila niya, bumubuka naman yung dahon ng tiger grass. Ayun, tambo na siya. Tsaka niya ulit nilock yung tali ng ganito. Kumuha siya ng stick na may sukat na 22 inches. Pinutol niya ngayon ang stem ayon sa haba ng stick. Ngayon ay inilagay niya sa gitna yung straight na stick upang magsilbing pampatigas o pampatibay doon sa hawakan ng tambo. Ito ngayon ang kanyang gagamitin na pang-wrap doon sa hawakan ng tambo. Ibinubuhol niya ngayon yung plastic bilang pag-uumpisa ng pagpupulupot at pag-wrap niya doon sa hawakan. Tinatalian niya ngayon ito ng alambre upang ito ay tumibay. Uumpisa na nga niyang coveran yung hawakan, ang tawag namin ay patipat. Lalagyan na nga rin niya ito ng simpleng design dahil pang madalian lang naman po ito at simple lang. Paulit-ulit lang naman po ang proseso hanggang makoveran lahat hanggang sa dulo. Bata pa nga lang ako nung natuto ang nanay ko na gumawa ng ganito, kaya halos ito na po ang pinambuhay niya sa amin. Tinawag ko itong simpleng tambo kasi hindi po ito gaya ng gawa nila sa Santa Fe na rattan yung gamit nilang pang patipat or pang wrap or pang cover dun sa hawakan. Tapos matrabaho po talaga yung ginagawa nila dahil pati yung hawakan niya, yung sabitan ng tambo ay rattan din po. Pero matibay din po ito. At huwag kayong magkakamaling ipamalo sa babaeron yung asawa dahil masakit po talaga ito at matibay. Chor! Pinuluputan pa nga po niya ulit ng alambre sa dulo bilang pampatibay din po. At nilock din niya po yung plastic doon sa alambre. Ngayon po ay gumawa siya ng matibay na lubid upang gawing sabitan ng walis tambo. Ganito po. Ayan. Muli niya itong papatibayin ng alambre. Tinitrim niya ngayon ang dulo ng walis tambo gamit ang bolo o itak. Tapos ay dodoblehan niya ng tahi yung unang
hukyab na tawag namin ay hukyab dun sa unang pagtahi. Ngayon naman sa pangalawang tahi, ang tawag namin ay duble. Kasi dodoblehin na niya para mas lalong matibay at mahigpit, hindi maglaglagan yung mga dahon ng walistambo. At ito, nilak na rin niya ulit sa dulo. So, ayan na siya. Yan yung itsura niya. Oh. Ganyan, kabilaan yan. Finished product na yan. Hello sa masipag kong nanay. I love you po. At ito na nga yung kanyang natapos. Ready for sale na yan. Sa mga gustong mag-order yung legit, comment lang po kayo.